Bali, alas 12 na nga pala kami ng tanghali nakarating dyan sa spot. Mga 30 minutes siguro ang layo galing sa bahay dito sa spot namin yung biyahe. O nga pala dyan, nakahuli ako ng maliit. Bali, kasi maliit siya, so binalik ko muna baka sakaling lumaki. Pag next time na bumalik kami, so baka mahuli ko siya na medyo malaki na. Tapos kasama ko naman po ulit si Lianova 23, tsaka si Ate Lani. Ayan, at nakahuli nga pala ako dyan ng ras fish. Ayan, at eto nga pala po yung nahuli kong isda. Ras fish po yung isdang yan sa English. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan sa inyo. Pero yung isdang yan, masarap po pansabaw. Bali, tuwang-tuwa nga po pala ako dyan sa pagkahuli ng isdang yan kasi isa yan sa mga paborito kong isda na masarap pang paksiw. Eto dito at nakahuli na ako ng pata. Yung pata na isda is yung mga maliliit na minsan may maitim, may brown, tsaka may parang ano siya, may kulay na puti. Ayan po. Hindi na po yan lumalaki. Ayun, at pata na naman po ulit. Masarap po sa kinilaw yan. Medyo matamis-tamis. Pwede din po pang sabaw, tsaka pre. Ayan, at dito naman ay nakahuli na ako ng isdang malaki. Ang tawag nga pala dito sa isdang to dito sa amin, bulgan. Mapula siya na isda na mahilig lang manginain sa gabi. Yung isda nga po pala yan is siguro mga tatlong ganyan, isang kilo na. Ganon yan siya kalaki. Masarap yan sa pinaksiw, pwede din ihaw. Kaya binigay ko sa biyanan ko kasi mahilig siyang magsabaw. So, yan lang binigay ko sa kanya. Ayan. Malaki yung mata niyan. Tapos ang kulay, parang hindi din naman siya red, pero malapit na siyang maging yung sa brown. Ayan, ganyan siya kalaking isda. Ayan, dito nakahuli na naman ako. Ito po, at ayan na po, pata din po ulit. Yung mga isdang ganyan po is, yan po yung binigay ko sa mga kapitbahay ko. Mahilig din kasi silang kumain, bali. Ngayon nga palang fishing activity namin ni Lianova, bali dalawang kapitbahay ko yung nabigyan ko at ayun, tuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa akin. Ayan, dyan po is nagkulang na sila ng pamain. So, ayun, hinila ko na yung tali kasi nga nakatali sila sa akin kasi ako yung may pundo, yung may bato na inilalaglag. Ayan, nahulog pa yung pain pero nakuha ko naman. Ayan po. Binigay ko kay Ate Lani. So, dito at balik na naman kami sa pangangawil. So, ayan po at nahuli ko yung trigger fish, yung pugot. Maliit siya, kaya binalik ko na lang kasi kawawa naman, lalaki pa yun eh. At dito nga pala ay hinila ko na yung pundo. Kasi wala nang kumakagat dun sa pwesto namin, kaya lumipat na naman kami. Yung pundo nga po pala namin ay bato. Maliit lang din naman na bato kaya magaan lang hilahin. Ayan, at pinakawalan ko na yung tali nila para makabuelo ako sa pagsagwan. Ayan, dun lang naman kami sa unahan. Ayan, at medyo mahangin na talaga kaya binilisan ko na ang pagsagwan at ganyan po klase yung pagsagwan ko kasi ng bangka. So, ayan, lakas kasi ng hangin. Kaya binilisan ko at nilakasan ko yung pagsagwan. So, dito, medyo mahirap talaga yung isagwan kasi mabigat yung bangka.
Ayan, at dito ay nakapaghulog na ako ng pundo. Sa part po na ito, malapit na nga po pala kaming umuwi kasi nga medyo hapon na po talaga. Kasi tanghali na kasi kami nakarating dito sa pwesto. Ayan, at inihagis na nila yung tali at itinali ko naman po agad. Ayan, at nakatali na po sila sa akin. So, dito nga po pala ay nakahuli ako nung maliit. Yung isdang to ay pata na naman po ulit. Ito po yung ano, pinamimigay ko sa mga kapitbahay. At dito ay nakahuli ako ng tinatawag na ganting. Ito nga palang isdang to ay masarap din sa kahit anong luto. Pero ang pinakapaborito ko dyan is isabaw. So ito nga palang isdang to ay yung panghuli na naming nahuli bago kami uuwi. Kasi alas 4 na ng hapon. Kaya pauwi na din kami at huli ng isdang to. Ayan, at pagka-uwi po namin ay eto na po yung isasabaw ko at uulamin naming dalawa ni Mrs. Since dalawa lang din naman po kami sa bahay, so dalawa yung itinira kong isda. Yung iba, pinamigay ko na sa kapitbahay ko. Bali, dalawang kapitbahay nga po pala namin ang nabigyan at saka si Bianan. Mahilig din po kasi siyang magsabaw na mga isdang bato. So, ang gagawin ko po sa lutong ito ay simpleng sinabawan lamang po. Ayan, at nilinisan ko muna kasi masyadong makaliskis ang isdang to. Hindi katulad nung isa, itong maputing isda na talakitok na diretso na hiwa ito kasi wala naman itong kaliskis. Ayan po, at hinati ko lang po sa dalawa para po hindi masyadong kasi maliit yung kaldero na lalagyan natin. Ayan, nahiwa ko na po at isasabaw ko lang po ito ngayon. Ang ilalagay ko lang nga pala dito ay sibuyas, tanglad, tsaka fish flavor na nor cubes, tsaka itong malunggay. Ayan lamang po at simple lang po at konting asin. Hindi po ako naglalagay masyado ng mga MSG katulad ng mga bechin or magic sarap kasi nga okay na ako dito sa lasa ng isdang to. Ang sabaw nga po pala nito ay medyo matamis-tamis. Kasi nga po fresh na fresh itong isdang to. Galing pa sa panghuhuli namin. Ayan, simple. Yung tanglad nga po pala ay kinuha ko lang doon sa bakuran kasi may tanim kaming tanglad tsaka itong malunggay. Itong sibuyas naman po ay binili ko lang sa palengke. Ayan po, hiniwa ko lang sa gitna at ox na. So, ayun, at nilagay ko na sa kaldero. Ayan, konting tubig, chop, tapos lagay yung tanglad, tsaka yung sibuyas, at hintay ko lang na kumulo yung tubig bago ko ilagay yung isda. Ayan po. Ayan po at luto na po yung ating sabaw. Ayan.
Yung nakikita nga po pala ninyong katabi niyan ay dayok po yan, gawa po sa mga intestine ng isda. So ayan po, dalawa lang po kami ni Mrs. at pinaris ko na dun sa bahaw. Ayun, at maraming maraming salamat po sa panonood. God bless po.